isang mapagpalang umaga sa ating mga panauhing bandangan, sa ating masipag na punong guro, mga kapwa ko guro, mga magulang, at mga magsisipag kapos. Malugod kong ipapakilala ang ating panauhing tagpagsalita sa araw na ito. Siya ay pinanganak noong December 18, 1977 sa Jeronimo Montalban Rizal. Pangatlo, sa paapat na magkakapatid, si Ambo o Pablito Ambo San Juan Inocentes, isang literadong driver at mekaniko na nataan na taga-Montalban ang kanyang ama. Si Lourdes Sarmiento Inocentes, isang literadong principal mula sa La Union naman ang kanyang ina. Siya ay nagtapos ng elementarya sa ating paaralan, ang Jeronimo Elementary School. Nagkamit siya ng ikalimang karangalan, batang atleta at batang scout ng taon. Nagtapos siya ng sekundarya sa General Miserio Jeronimo Memorial National High School taong 1995 at nagkamit ng ikawalong karangalan. Nagtapos ang kanyang kursong BS Criminology sa Philippine College of Criminology taong 1999. Sa University of Rizal System taong 2006 nang siya ay magtapos ng Master in Public Administration. Sa kasalukuyan, siya ay masayang namumuhay kasama ng kanyang kabiyak na si Graciela Cruz Diaco na nagtatrabaho sa University of Rizal System Rodriguez bilang Associate Professor. Sila ay pinilaan ng tatlong anak. Bukod sa pagiging board passer sa criminology, siya rin po ay isang civil service passer. Siya ay nagsimulang malimbihan bilang police officer noong November 9, 1999. Para dagdagan ang kanyang galing at talino, siya ay nag-aral at umatid para mga trainings tulad ng Public Safety Basic Recruit Course taong 2000, Criminal Investigation Detective Development Course taong 2004, Police Intelligence Course taong 2006, Public Safety Junior Leadership Course taong 2008, Vital Infrastructure Security Course taong 2013, Public Safety Senior Leadership Course taong 2014, Public Safety Officer Basic Course taong 2019, Investigation Officer Course taong 2020. She was promoted to the rank of Police Officer 2 during EDSA People Power 2. September 2003, he was awarded Medal of Bravery when he and his companion neutralized 4 rubbery armed men inside the passenger bus with handguns, killing 2 suspects on the process and arrested the other suspect. In 2006, she was awarded Medal of Merit for the successful operation for dismantling clandestine drug laboratory in Fairview, Quezon City. He was awarded UN Medal by President Batan Luwak of Timor-Leste for being a UN contingent. Unit Drug Number 2, Station Drug Enforcement Unit, most number of arrested drug personality in Metro Manila year 2020. Rank Number 1, Station Drug Enforcement Unit, most number of arrested drug personality in Quezon City year 2020. Rank Number 1, most number of arrested wanted person. He was the chief of investigator of Bagong Silang who investigated the killing of Nobili Traya, also known as Ibeng Mayor, leading to the successful
solution of the crime and apprehension of suspect. He was also behind for the immediate arrest of suspect and successful solution in the killing of Maria Teresa Caballero, wherein the victim was killed and cemented inside her house at Barangay Bagong Silang, Quezon City. Awarded numerous commendation for the most number of confiscated illegal drugs and street level drug personality during his stint as Chief Drug Enforcement Unit. Also, he is a president of Huwarang Libi Lateral Entry 2019 in Quezon City Police District. Vice President of Huwarang Libi Lateral Entry NCRPO. President of PACS 1995 of General Rosario Jeronimo Memorial National High School Alumni. President of Puntalban Riders Association. Member of Andres Bonifacio Lodge number 199 pre and accepted Pasol. Member of Porong Lodge number 455. Member of Magiloong Shishin Club. Also member of Quezon City Travel Club. And last, member of Butalban Travelers Club. Muli, malugod ko pong ipinapakilala ang ating pangunahing tagapagsalita. Walang iba kundi si Police Captain Darwin Sarmiento Innocentes.